presenting you the official reveal of the new design ng Miss Universe crown by Jewelmer all the way from Palawan, Philippines. Wow, ang ganda, di ba? Pero ang tanong, is it an upgrade o kaya downgrade? Bagay ba if ever na ipatong ang koronang ito para kay Chelsea Manalo? Pero hindi rin magpapahuli ang Colombia kasi inedit at pinatong din nila sa ulo niya. And syempre naman, hindi rin papakabog ang Miss Universe Thailand kasi nga inedit din nila and ganito ang magiging itsura ni Opal kapag kukoronahang Miss Universe. Pero magkano nga ba ang worth ng bagong design na crown na ito by Jewelmer for Miss Universe 2024? Ayon sa pagsasaliksik ng Pinoy History, bongga yung nag-research ha, nagkakahalaga ang crown na ito ng 681,000 in US dollars. Tapos ang equivalent nito in pesos ay 40.1 million. So ibig sabihin, sa halagang yan, pwede ka nang bumili ng isang mansyon dito sa Pilipinas o kaya isang resort. Ano nga ba ang special dito sa bagong design na Miss Universe crown? So, pinamagatan kasi siya na The Light of Infinity by Jewelmer for Miss Universe Organization. And ang mga kapansin-pansin sa disenyo dito ay yung nasa sentro ng crown, which is yung parang nagsisimbolize ng araw. And it is made up of pearls. Yung South Sea pearls na kulay gold. So, very distinct yan. And syempre, napakamahal yan, no? And makikita nyo yung infinity. In my own observation, correct me if I'm wrong, eh yung nasa gilid ng araw na yan, tapos yung linya na yan na pa-curve-curve, so yan yung parang infinite. And then, syempre, marami siyang pearls na nilagay sa crown na yan, may mga crystals, may mga silver, if merong silver na nilagay, mga ganyan. And the color. So, golden yung theme ng color na yan, or yung motif, I should say, na bagay kung sino man yung papatungan niyan sa coronation night ng Miss Universe. And for me, kung tatanungin nyo, a breath of fresh air yung design niya kasi kakaiba, very unique, very demure, very regal, and very deserving kung sino man yung makokoronahang Miss Universe. Marami siguro ang nagtataka, bakit number 8 yung disenyo ng Miss Universe stage. Kung mapapaisip kayo doon sa crown din na Light of Infinity, I think ito ata yung theme ng Miss Universe for 2024. And hindi na rin ako magtataka kapag ang unang papasok sa isip nyo ay magpumunta sa spa. So ayan, Infinity yung theme ngayon. In history, 13 times na nagpalit ang Miss Universe organization ng kanilang crowns since nag-start ito noong 1952. So, tignan na natin in full view. Simulan na natin. So, the first crown ay yung the Romanov Imperial Crown na isinuot noong 1952. And then, the Christian Martel Crown noong 1953. Tapos, the Star of the Universe Crown noong 1954 to 1960. And then, the 10th Anniversary Crown, 1961 to 1962. Tapos, eto na, the Sarah Coventry Crown na dinesign noong 1963 to 1972 na sinuot nito ni Gloria Diaz noong 1969. And then, ang next naman is the Chandelier Crown na isinuot from 1973 to 2001 na isinuot din ito ni Margie Moran. And then, the Mikimoto Crown na isinuot noong 2002. And then, up to 2007. And then, binalik ito noong 2017 and 2018 na sinuot ni Catriona Gray. Tapos, yung The CAO Fine Jewelry Crown na dinesign noong 2008 na isinuot ni Diana Mendoza sa Vietnam. Tapos, The Peace Crown by Diamond Nexus Labs na isinuot noong 2009 to 2013 and mid-2017. Ayan. And then, the Miss Universe Crown by DIC noong 2014 to 2017 na isinuot ni Piertz ba noong nanalo siya noong 2015. And then, the Power of Unity Crown by Moawan. So, ito yung isinuot ni Harna Sandu noong nanalo siya sa Israel. And then, noong 2022, the Force for Good Crown by Moawan na isinuot ni Arbuni noong 2022 and ni Shanice Palacios last year. So, ngayon,
Sino nga ba ang magsusuot ng the newly designed Light of Infinity crown? Will it be Chelsea Manalo or sino pa ba? Since sobrang mahal ang koronang ng ito na worth 681,000+ in US dollars or 40.1 in million pesos, talagang nung nag-grand reveal ay naka-envelope siya in a glass case para hindi mapunta sa maling kamay or masamang elemento ang koronang yan. And ipapasuot lang ang koronang ito during the coronation night ng Miss Universe. So, yung mga next appearance ng mananalong Miss Universe ay replica na lang ito. Or magkakaroon sila ng tiara version ng koronang ito para for safeguard purposes, no, or for safety kinemerut kasi nga sobrang mahal. At kung ako naman yung tatanungin nyo, I would say na, eh, syempre, maganda siya. And napaka-regal, napaka-demure, napaka-mahal, tapos very queenly talaga kung sino yung magsusuot nyon. Okay, so I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. And sa susunod na update natin ay preliminary competition na ng Miss Universe. So, thank you so much. And kung interesado lang naman kayo, follow nyo na lang ako sa mga social media accounts. Thank you again and always stay positive and keep any negativity away.